Hello, magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo para pag-usapan ang paggamit ng PLDT Home Wi-Fi na ito po ay isang prepaid. So, ang pag-usapan po natin ay regarding sa ibang mga problema na na-experience natin and sa mga nababasa rin po natin ng mga comments sa mga social media accounts, sa Facebook, sa YouTube at sa iba pa. So, ang pinag-usapan po natin na Wi-Fi, same lang doon po sa white na Wi-Fi kasi yun po ay may SIM card na parehas lang din po. And parehas lang din naman almost yung features nito with the white. So, first mga kaibigan, ano yung mga natatanggap natin ng mga problema or yung mga nababasa po natin na sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan na may prepaid Wi-Fi. So, una mga kaibigan, isa dito na pinag-uusapan ay yung hindi daw gumagana yung SIM card. Yes po mga kaibigan, ako na-experience ko na rin po na hindi po gumana yung aking SIM card. Yung SIM card po kasi nito ay naka-install na po. Kumbaga, nasa loob na po nito. Yan, nasa loob na. So, kapag bibili ka po nito mga kaibigan, meron na po talaga na na-install dyan by ni-register siguro ang company or basta may ginawa na. Kasi may specific na SIM card na ilalagay po sa loob nito. Same with the white. So, ganun po. So, kapag bibili ka ng ganito kasi na modem, natanggal na yung SIM card. Tapos, yung bahay ng SIM card lang, yung ilalagay doon sa karton or doon sa box ng wifi na modem po ninyo. So, sabi nga dito mga kaibigan, yan, basahin natin ng maayos. Okay, do not accept if seal is broken. Do not accept if seal is broken. Dalawa, sa smart. So, ito, hindi mo kasi dapat tinatanggal kasi nga nakalagay pa dito. And kapag tinanggal mo ito, nandyan yung SIM. As much as possible, may benefit naman kapag hindi mo tinanggal. Yan, babanggitin ko po. So, once na hindi po gumana yung SIM card, ano po yung gagawin? Kung malapit yung PLDT na office sa inyong area, pwede po kayong pumunta doon, i-refer nyo po yung problema ninyo. Huwag nyo munang sirain ito mga kaibigan. Kasi may mga benefits naman sa mga dapat na gagawin natin. Kasi once na nilagay, tinanggal nyo to and then pupunta po kayo doon, baka hindi po kayo ma-honor. Ibig sabihin, baka yung concern ninyo hindi po ma-actionan. In order for you na ma-actionan po yung concern ninyo, punta po kayo sa kanilang office and then titignan nila kung ano yung problema. So, syempre, itatry nila kung gumagana or hindi. So, karamihan kasi yung iba nasisira. So, magiging useless ba yun or hindi? Ang patakaran kasi, kapag gumamit ka nito, hindi basta-basta eh kasi, kumbaga exclusive ang paggamit. Doon lang sa PLDT, yung SIM card, I mean, is the Smart Bro na exclusive lang po dito. Yun ang unang way. So, kapag pumunta na kayo sa office, i-refer kayo, and then, syempre, kukunin nyo po yung inyong resibo. Anong importante dito sa resibo? Kasi, ang coverage kasi ng warranty, may period po yan. No? Ang period, kapag depende sa ipinataw or dun sa binanggit ng pinagbilhan po ninyo and sa PLDT mismo. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 6 months. Kung hindi po ako nagkakamali, ganun ang nabanggit at yun ang naalala ko. So, with your official receipt, may ID po kayo dyan, make it sure na okay yung official receipt ninyo, nababasa pa. May date po doon. And of course, mga kaibigan, yung iba kasi, baka ipaparequire pa kayo ng proof of purchase. Kung malapit lang yung pinagbilhan ninyo, magpagawa po kayo na encoded. Huwag po yung sinulat kasi strict po yung ibang service center. So, pag nasa PLDT na office po kayo, i-re-refer po kayo sa kanilang service center kung hindi po nila ma-actionan agad. Then, titignan kung nas ano yung sakit nun. Then, kung mapunta kay service center, syempre, it takes time. Anong problema doon? Maghihintay ka po.
'Di ba? Pupunta po kayo doon kung malapit lang ganun. And halos lahat naman ng mga areas, pero depende-depende yan eh. May mga service centers po sila. So, ang main na service center po nila, kung hindi po ako nagkakamali, ay sa Maynila. So, yung iba kasi, halimbawa sa Baguio, meron. Pero yung sa Baguio, sa La Trinidad po yan. Malapit po sa, or doon sa supermarket mismo. So yun, then ipapadala po sa ibang lugar. Ganun po. And basta ang pinakimportante dito, resibo mo mga kaibigan. Tapos may fi-fill up ka na form doon. So i-check nga nila doon sa main office nila, doon sa Manila, ipapadala doon kung hindi na actionan doon sa local na service center po nila. Ganun po. And idadiagnose nila kung ano yung sakit. So magre-recommend sila. Kung ang recommendation nila is papalitan yung SIM card, then yun po ang gagawin nila. Possible na papalitan nila. Saan makakabili ng SIM card? As of now, hindi pa ako sure. Pero ang alam ko, if kung sa service center, syempre pupunta ka sa PLDT, doon, alamin mo kung paano at ano, kasi papalitan talaga nila ng SIM card na compatible po dito sa PLDT home Wi-Fi. Ganun pa yung mangyayari. So, napaka-importante po talaga ang resibo and dapat within a period. No, wag masyadong matagal kasi ang isang reason dyan, baka gumagana naman yun, nagkaroon lang ng konting problema, eh hindi mo napaayos, tapos kapag hindi mo kasi nagamit ang SIM card, minsan, kapag tumagal yan, masisira po. Hindi na po ma-open, hindi po pwede mapalitan ng bagong SIM card na SIM number. Kapag sobrang matagal at nag-expire na po mga kaibigan. So, ganun po. And kung walang solution talaga at kung malayo kayo sa service center or sa PLDT na office, eh, ang ginawa ko doon sa isa, bumili po ako ng Smart Bro na SIM card. Yung Smart Bro, mabibili po yan sa mga stores and sa kahit saan store yan. Basta Smart Bro po yun. Pero, ang difference lang po nun, kasi I tried na iloadan ng same na promo ng PLDT Home Wi-Fi, parang hindi po gumagana. I don't know kung ako lang, kasi in my case, parang hindi po talaga gumana. So, nag-load ako, pero yung load na offer ng Smart Bro. So, di ba may mga pocket wifi tayo ni Smart Bro dati? Ito lang kasi yung kumbaga upgraded ng ano yon ng wifi. Kasi yung dati na smart na wifi, ito din yata yung gumawa, Evolu, di ko alam kung paano basahin yan. Basta yan. Ang alam ko, ito din po, in-upgrade lang nila. Yung sa wifi kasi na isa, yung pocket wifi, may battery yun, you can bring anywhere. Ito din, doon sa isang vlog ko actually, or sa YouTube video ko, may a way para you can use in anywhere. So, panoorin nyo na lang po yung mga kaibigan. So, yun, ito upgraded. Yun, balik tayo doon sa sinasabi ko na Smart Bro, pwede po yun. Pero yung offer na promos ay pang Smart Pro lang po. So, ngayon, may ang Smart Pro naman, kung hindi ako nagkakamali, eh, may mga offers din yan. Yung sa Smart mismo, may mga offers na pwede ka namang makapag-internet ng matagal. And yung GB nun, eh, may malaki-laki din naman. So, ito din, powered by Smart din. Smart Pro din naman, kung hindi po ako nagkakamali, doon sa nilagay na SIM card. Pero, may difference lang ng konti siguro. I don't know and I cannot tell exactly what. Pero parang may ni-register sila or whatsoever. So, ganun po. Yan po. So, bubuksan nyo na lang po to kung papalitan ninyo. Yan. Ito. Ay, ayaw kong buksan eh. Natatakot akong masira yung SIM card and itong modem kasi ito na yung second time na gamit ko. So, ganun po mga kaibigan. Ang coverage po ng warranty doon sa period and ano pa?
Yun, sa coverage ng pagkakasira para pwedeng palitan nila kung walang signal dito po, kung talagang walang signal pero may signal naman yung smart na cellphone ninyo. Kasi this is powered by smart. So, ibig sabihin, kung may signal ang smart dyan, may signal din dapat to. Pero kung all throughout na wala, eh, pwede nyong i-refer sa kanila. Tapos, ano pa, hindi gumagana yung SIM card. Kung ganun ang problema, pwede nyo pong ipunta doon. Except, itong wire na to. Kasi in my case, yung isang sira pala nun, eh itong wire, itong saksakan na to. So, hindi gumagana. Iba na, nung pinunta sa Manila, naghintay pa ako ng matagal-tagal, hindi po yun ang naging, hindi nila na-detect. Ang may problema ito, na-detect ko lang when I tried. Kaya, yung isang ganito ko, ginamit ko na lang yung ganito niya. So, pwede. Ganun po mga kaibigan. So, ang ano ko lang, ang advice ko sa lahat, kung may ano yan, may warranty period pa or pasok pa sa warranty period, pwede nyo ipunta sa PLDT Home na office or doon sa service center. Dalhin nyo lang po yung, syempre may ID yan, may form na pipirmahan. And then kung sinabing dalhin ninyo yung certificate of purchase, dalhin nyo talaga, magpagawa kayo doon sa pinagbilhan ninyo. And I recommend that kasi yan ang binanggit sa akin dati. Tapos ano pa yung, of course, the resibo. And mga kaibigan, ito, yung iba kasing resibo pala, this is to remind everybody, ipotocopy nyo na lang yun. Kasi yung iba, madaling mabura. So, lalo na yung silky na, ano, na resibo, madaling mabura yun. So, ipotocopy nyo para malinaw kung nagkaroon man ng problema and ipupunta nyo sa service center nila. So, ayan, ano ba? Kakakain ko lang kasi. Yan po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. And I hope na yung mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe para sa ganun, may mga details pa tayo na ibabahagi sa inyo relative naman sa paggamit po ng PLDT Home Wi-Fi. Maraming salamat sa inyo. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, or mag-share, o mag-comment. Baka masagot pa natin sa ating account sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat.